Ay, magandang hapon mga kaubas. Ngayon, bisitahin natin itong ating puno ng ubas pagkatapos ng sunod-sunod na pagulan. Kung ano yung mga naging epekto, kung anong nangyari, pakikita ko sa inyo. No, ayan. Ayan o. So, from previous days, yung mga nakaraang araw, ang nangyari, panay ang ulan dito sa amin, medyo lumakas yung habagat. Although walang bagyo, karamihan puro mga low pressure area. Ayan o. Ayan yung nangyayari. Naglalagas na yung kanyang mga dahon. Ayan, nagkakaroon na siya ng punjay. Oh. Pag naulanan pa to, automatic maglalagas na yan. Katulad na ito. Ayan. Nangungulubot na yung kanyang dahon. Katulad ngayon kasi, maganda yung tirik ng araw sa maghapon. And then, mamaya-maya, uulan. So, mangyayari dyan, maglalagas taglat, maglalagas pagka gantong panahon. Although ito, maraming bunga ngayon. Ayan o, may mga bunga. Bunga sa hindi pagkakapruning ulit. Ayan. Ang dami. Ayan o. So, pagka nagpruning tayo, siguro this coming August 15, mag-start na ulit tayo magpruning kasi pagkadating ng September, medyo mahina na yung habagat dito sa lugar namin. Ayan o. Ito yung makukuha nating cuttings. Ideal na. Pencil thick. Ayan. May mga bunga to. Maraming bunga. Tapos yung mga pinaglagasan ng dahon nito. Ang ginagawa ko, iniipon ko sa isang ano, container. Ayan. Nire-recycle ko. Para dagdag na organic fertilizer pag nagtanim tayo ng panibagong cuttings to. Ipakikita ko rin sa inyo kung gaano ang ideal na pag ano, pagpuputol lang cuttings natin. Ayan o. Ayan bunga yan o. Ayan o. Sunod-sunod. May hinog pa nga eh. Ito. Yan yung epekto talaga ng ano. Pag naulan, At umaaraw, yan ang nangyayari, naglalagas, tingnan nyo. Ayan, naglalagas. Kunin natin tong isang hinog na to. Ito, maraming hinog dito eh. Ayan. Tikman natin. Ito. Hinog na. Asim. Yan po. Napakaraing bunga na ito. Yan po. Ayan. Kunin natin itong tatlong piraso na ito. Pula. Titikman natin. Pagkulang talaga sa araw, maasim. Hindi siya masyadong naihinog. Yan o. Madami na, madami tayong makukuhang cuttings dito. Aming bunga oh. Ito pa oh, dikit-dikit to. Ayan. Dikit-dikit yung bunga ng ubas natin. Ayan. Galing sa ano yan? Sa natural na proseso ng bulaklak. Pagpabulaklak, hindi tayo nagpupruning dito. Ayan. So sana naglalagas yung kanyang mga dahon. Mas maganda talaga pagpabunga ng ano ng September or October. Pero sa ngayon kasi parang hindi nga maganda, hindi malakas yung ating habagat, yung panahon ng habagat. Dahil August ngayon eh.
Ang Agos kasi rito sa lugar namin talagang kalakasan ng habagat. Pero napansin ko, pag nagmumotor nga ako, isang beses lang siguro ako isang buwan nakakapagsuot ng kapote. Ayun, ang daming bunga niya, no? Ito may hinog pa, ayun, no? Daming bunga. Kaya lang, hindi na natin hintayin mahinog dahil maasim pagka hindi galing sa pagpupruning ang pagpapabunga ng ubas. Ubas, dami tayong makukuwang cuttings, oh. Yan, oh, mga ideal. Yan. Puro matured vines na. Puro magulang na sanga yung ating makukuha. Dami nito, oh. Mula dito, itong mga to. May nagtatanong sa akin dun sa YT ko o sa YouTube channel ko. Tinatanong ko kasi siya kung taga saang lugar, kaya lang ayaw niya sumagot. Although, kukontakin ko siya, hingi ko na lang kanyang yung kanyang cellphone number para patawagan ko siya at pag nagpruning ako, ibibigay ko sa kanya lahat itong ko. Bibigay ko, ibibenta ko na mas murang halaga yung aking cuttings ng Catawba grapes. Yan o. Yan. Actually, naka-ready na ako eh. May mga seedling bag na ako. Ito. Yung mga pinagputulan ng cook. Pinutol ko na yan. Yan o. Naka-ready na ako. Para sanig sa routing method natin. Yan o. Naka-ready na ako. Para sa next. Yan. Shoutout lang kayo. Pag kursunada nyo ng cuttings, bibigay ko sa inyo ng murang-mura. Yan o. Catawba grapes. Dami yan o. Laki yan o. Ang haba. Yung iba, tinutuka na lang ng ibon eh. Yan o. Nalalaglag na lang. Yan. Nagkakalaglagan na lang. Kaya, sa mga susunod na araw, mag-i-start na tayong linisin to. At bicep, kasi 120 days yung pagkaka-harvest mo sa Catawba grapes. Halimbawa, August 15, nag-pruning ka, from August 15, bilang ka ng 120 days. So, August, September, October, November, December 15, eksakto na naman yun. Meron na naman tayong ma-harvest noon kapag ka magpapasko, kagandahan 'yun, no? 'Yun ang inaantay ko talaga, 'yun ang inaantabayanan ko. Para hindi masira ng ulan yung pagpapabunga natin ng ubas, no? Yung pagpupruning natin. Noon daming bunga niya, no. Napakainam mo ba? Dikit-dikit talaga 'yan. Kaya yung mga pinaglagasan nyo rin pala ng dahon, huwag nyo itapon, ipulutin nyo lang, ipunin nyo. Ipunin nyo lang, ilagay nyo sa isang container bin. Automatic, na yan, malulusaw na at additional nga, sinasabi ko kanina, additional ng pataba para sa panibagong pagpapaugat natin o pagpapatubo natin ng ubas. No? Huwag nyo palang kalimutang mag-like and subscribe mga kaubas kasi natutuwa ako dahil nung mga panahon na na maulan, nung nagsisimula pa lang ako, dami na rin naka-subscribes, naka-halfway through na tayo, no? Kaya doon sa kabila din, i-update ko kayo doon. Doon sa may doon sa lugar kong yun, sa harapan na yun. Yan. Doon. Nagano na diyan, halos parehas lang yan eh. Halos parehas lang nung nagpruning ako sabay-sabay lang. No. Tapos yung yan. Halos lahat yan na lagas na. Naglagas-lagas na. Malinis na malinis na. Yung pa nga, may bunga pa, may hinog pa.
Napakaraming cuttings natin makukuha rito, no? Okay, hanggang sa muli, maraming maraming salamat, mga kaugas.